So next naman sa ating cellphone model, meron tayong Vivo Y16. Ating Y16 natin is kaka-release lang din sa market, no? So yung advantage ni Y16 compared sa ating mga na-explain na unit is mas mataas na yung storage niya. Since yung Y16 kasi it comes with two variants na. Meron tayong 64 gig and then 128 gigabyte. So eto siya. Yung 7,999 natin is 4GB RAM, 64GB na siya. No? It comes with 5,000 mAh pa rin yung battery capacity. And then, yung charging port neto is Type-C na rin. Ayan. So, ganito yung itsura ni Y16, guys. Very nice and premium yung design. Ayan. Naka-AI dual camera. Super ganda ng design. Not common. Hindi siya yung ordinary na pang gold lang. Face unlock pa rin siya, sir. With face unlock screen at the same time with fingerprint side mounted siya. Okay, so, dual. Yes. Unlike sa yung na-explain natin lately na face unlock screen lang, Y02S at Y02 na face unlock. Ito kasi is with fingerprint side mounted na. So, at least mas accessible din. So, either choose ka lang, no? Pili ka lang kung face unlock ba or fingerprint yung mas prefer mo. Yan yung ano natin, yung 464 is 7,899 pesos. Yung isa naman is 128GB na siya, yung storage natin with 4GB. Yan, maganda siya gamitin, guys. Very slim yung design. And ang dami niyang mga features dito sa camera niya. So, very clear and detailed masyado kung mahilig ka sa camera. Pagyan natin yung camera. Yes, yan. So, yun yung camera natin, no? Very clear and detailed siya. Yan. Lalo na pag nasa outdoor tayo. Minsan kasi dito sa mall, ang daming mga lights eh. So, parang masyadong ano na. Ayan. Pero pag once nasa labas ng mall tayo, mas ma-appreciate mo yung ganda ng pictures. Kasi, syempre, maliwanag. No? Pag low lights, And good thing kasi, pag nasa mga low light area tayo, meron tayong tinatawag dito na selfie soft light band, no, pagdating kay Y16. Na which is, siya na yung mag-a-adjust para sa iyo. So, just, yun, ganyan sinabi ko sa mga low-light area ka. So, mas ma-enhance niya, mas tatanggal niya yung mga ilaw, no? And then, mas clear and detailed siya pag after pictures mo. Ayan. So, ayun, ulitin ko yung Y16 natin, guys. It comes with two variants. Meron tayong 4GB 64 na yung price niyan is nasa 7,999. And yung 4GB RAM 128GB po is nasa 8,999 pesos. Do you accept sa mga installments? Okay, when it comes to sa mode of payment dito sa store natin, we accept credit cards and home credit installment aside from cash. So, for home credit installment, just bring with your, ngayon kasi hindi na-stick si home credit, kahit isang valid ID lang as primary siya. No? Like for example, voter's ID, postal, national ID, driver's license, yan, isa sa mga IDs natin yan na pwede gamitin kahit walang mga support na IDs dito. Kahit isa lang. For down payment, just 30% of the amount lang sa price, no? So guys, dito naman tayo sa mid-range natin at saka mga high-end ni Vivo. So let's start with Vivo Y35. So yung Vivo Y35 natin, ito yung appearance niya. And this is a very nice and amazing unit din sa ganitong presyo. So, since si Y35 kasi is very sellable din namin, lalo na sa mga customers na naghahanap ng high storage, since si Y35 is naka 256GB na siya when it comes sa room, and RAM niya kasi is naka 8GB plus 8 siya with a total of 16GB of RAM na. So, very nice and powerful specs ang ating Y35, no? Yan. So, design naman, very class and premium. Same pa rin siya, guys, sa budget phone natin, naka-anti-glare siya. Unlike kasi sa mga previous model ni Vivo na yung mga budget phone natin, hindi siya naka-anti-glare. Ilan po yung camera niya? Yung camera natin is naka-triple camera si Y35 with 50 megapixels sa rear camera. Ayan. And yung purpose ng other lens dito is for bokeh and portrait effect na siya. So, yung mga features na kasi dito, gaya ng bokeh effect, so no need to use, yung mga photographer, no need to use digital single lens reflex or DSLR na tinatawag natin, no, para mas maging clear and nice yung pagkakuha. So, dito sa Y35 natin, meron na siya mga features na gano'n. So, depende na lang kung paano mo siya gamitin.
And lalo na kung magaling ka talaga na photographer, na mas ma-appreciate mo siya kasi may mga features na siya dito, naka-built. Feature na nasa DSLR. Ayan, like bokeh and portrait. And then, ano pa ba? Yung processor. Yung processor natin dito is naka-Qualcomm Snapdragon 680 siya. So, good thing kasi pag once sinabi natin Qualcomm Snapdragon is, ano siya, very smooth. Yung graphics maganda, very responsive din no pagdating sa mga online gaming. Usually isa sa mga features kasi ito sa phone na tinitingnan ng mga gamers na yung processor tsaka chipset ng isang cellphone. Kasi when we see Snapdragon, ayan, power yan. Maganda yung performance, very smooth lang yung graphics. Ayan. So anyway, yung price pala ni Y35 guys, disclose natin, nasa 14,999 siya SRP. No. So ito yung price niya. At least good choice na kayo dito sa ganitong price kasi 256GB na rin siya. So mataas na. So, visit lang kayo dito sa store natin. Sa KCC Mall of Jensen 3rd floor Tecto Zone para at least maka-avail sa ating mga cellphone unit. For more inquiries or pwede niyo akong i-contact through to my Facebook account, Matthew Miller, or di ka pwede kayong mag-walk in or dumiretso na lang dito sa KCC Mall of Jensen. Meron tayong contact number, you may contact me 0975-611-9391.